Ikaw ba yung masa? Masandal lang, tulog na. So walang pinipiling oras. Umaga, tanghali, hapon. Kausap mo lang, maya-maya, pagtalikod mo, pagbalik mo, aba, tulog na at naghihilik pa. So kulang na lang talaga magdikit ka ng unan sa batok niya at bigyan mo ng kumot. So maraming ganyang klaseng pasyente na na-encounter tayo. So ano bang meron dito? So masa. Pag may sinabing masa, masandal, tulog. So what to do, Dr. J? Ang sobrang antukin o laging masa ay very common. Sa US data, 10 to 20% ng population ay masa. So sabi nila, ayon sa Sleep Foundation, wala namang diferensya o masama kung ikaw ay masa, masandal, tulog. Pero baka maaaring nagsasabi siya o senyalis siya ng meron kang existing na condition. Kung sakit man yan o may pinagdadaanan ka, which affects your sleep. Ang definition nila na kung ang masa mo ay araw-araw sa loob ng 3 buwan ay hindi nagbabago, yung iba kasi idlip lang, pwede na. Yung iba naman, magkaroon lang ng afternoon nap ng 15 minutes, okay na. Pero kung ikaw ay araw-araw ganon, walang pinagbago at sa loob ng 3 buwan, most likely, we're dealing of some conditions. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa The Jivison Channel. So, kung nakakaranas ka ng excessive daytime sleep, marami siyang effect. So, 5 yung effects na sasabihin natin ngayon sa ating video. Number 1, prone ka to car accident. So, naranasan mo na ba yon na nagmamaneho, na inantok ka at maaksidente ka na lang? May pag-aaral nga na ang aksidente, ang car accident na related sa alcohol ay almost the same doon sa related sa excessive daytime sleep. So, dapat pag-ingatan dahil baka madisgrasya. Ang isa pang epekto ay decreased productivity. So kung laging antok, masandal tulog, most likely maapektuhan yung performance mo sa iyong trabaho. Mapa-opisina man yan, call center, o kung ano mang area yung inyong work, ay pwedeng bumagsak ang inyong productivity. Pangatlong epekto ay nagiging moody at magagalitin. So, parang laging meron. Di ba? So, laging mainit ang ulo, sumisigaw, laging na lang irritable, moody, laging malungkot. So, pagka ganyan at tulog ng tulog, kailangan imbestigahan. Pang-apat ay social and relationship problems. So, yung mga ganitong klaseng masa ay kadalasan ay hindi na nakakapag-cope up sa kanilang mga social activities. Kasi doon, nakaupo lang doon, tulog. O kaya, may problema na rin sa kanilang personal relationship. So, yun yung mga epekto kapag ikay masa. At lastly, ang masa ay link sa diabetes, link siya sa obesity, link sa hypertension at iba pang cardiovascular disease at pati na cognitive disorders, yung may problema sa pag-iisip, yung nalilimutan na yung mga bagay, mahina na ang memorya, mahina na ang focus, mahina na ang recall. So, lahat yan, yung mga nabanggit nating 5 effects kapag ikaw may excessive daytime sleep or masa. Ano naman ang mga pwedeng dahilan, Dr. J, ng masa? So, number 1 na dyan is yung work-related. So, baka ikaw yung klase ng tao na always on the go. So, wala kang pakialam kung anong oras na. Basta ikaw, trabaho, trabaho, trabaho. Napaka-type A ng personality mo. So, kapag ganyan ka palagi, most likely, mawawala yung sense mo ng sleep. And kung kailan dapat matulog, gising ka. And then, kung kailan naman dapat gising, inaantok ka. Next is insomnia. Yung mga tao na talagang ang hirap makakuha ng tulog. Marami ako na encounter na pasyenteng ganyan. Lagi nilang reklamo na hindi sila makatulog. Alas 2 na ng madaling araw, hindi pa rin makatulog. Kung makatulog man sila, ayan, tumitilaak na yung manok.
Ngayon naman sa araw, excessive daytime sleep. At syempre, yung mga work shift na tinatawag natin. Meron kasi yung mga trabaho nila, panggabi at pangmadaling araw. And then, pag umuwi sila sa bahay, marami pa silang mga task, marami pa silang ginagawa. So, hindi nila nakukuha yung tinatawag nating 7 to 8 hours of sleep. Next is yung poor quality of sleep due to other medical condition. May mga patient tayo na gawa ng problem sa pag-ihi. Bumabangon ng 3, 4, 5 times sa gabi para lang umihi. May video tayo yung ihi ng ihi sa gabi. So, yung ganyang klaseng medical condition tulad ng prostate, yung may BPH, yung merong irritable bladder. So, yung mga yan, yung mga medical condition, pwedeng magsira ng tulog ninyo and maapektuhan nyo sa araw. So, magkakaroon ka ng masa sa araw. Next, yung excessive daytime sleep, pwede namang epekto or meron kang pinagdadaanan. So, meron kang depression o anxiety. So, kung ikaw ay may ganyang klaseng pinagdadaanan, pwede kang magkaroon ng excessive daytime sleeping. At ang panglima, baka naman meron kang OSA o OSA. Yung video natin the other day, yung hilik ng hilik na related sa obstructive sleep apnea, ay pwede rin manifestation yung tulog ng tulog sa araw o masa. Sapagkat kung meron kang OSA, bumabagsak ang oxygen level mo at nasisira ang tulog mo sa gabi. Kaya naman sa umaga, meron kang daytime somnolence. So what to do, Dr. J? Kung meron kang masa, masandal tulog? Number one is you need a mindset na dapat matutulog ka ng 8 hours a day sa gabi. So naka-engrave na yan sa mind mo. At yan yung lagi mong susundin. So, isang yan yung initial step para ma-solve mo yung masandal tulog. Second, keep out from distractions. So, napakadaming distractions ngayon. So, the moment you enter the room, sabi nga sa isang article, ang kwarto natin ay dalawa lang ang pwedeng paggamitan yan, matulog at mag-sex, sabi sa isang article. So, kung ikay matutulog na, dapat tanggalin mo yung mga distractions. So, walang TV hanggat maaari sa loob ng inyong kwarto. So, naka-off siya kung may TV man kayo. Yung cellphone, basahin mo na or gamitin mo na bago ka pumasok ng kwarto. Pagpasok ng kwarto, itabi mo na yan, silent mode. At yung mga iba pang distractions, yung mga games. So, yung mga huwag ka nang titingin na mga bills, mga resibo. Kasi pag tininay mo yan, nako, baka mawala antok mo. So, lahat ng distractions dapat pagpasok ng kwarto, wala na. Pangatlo ay mag-set ka ng consistent na wake-up time. So, yung iba, ang gising nila alas 4 ng umaga, yung iba alas 5, yung iba alas 6. So, dapat meron kang consistent wake-up time para naman ma-program yung mind mo na yung number one natin, di ba? Mag-set ka ng time to sleep. Meron kang mindset. At meron ka rin mindset kung anong oras ka gigising. Malaking bagay yan, malaking tulong yan para mawala ang inyong masa. Fourth, wala ng coffee pagdating ng alauna ng tanghali hanggang gabi. So wala na magtitimpla ng coffee, wala nang o-order ng kape. At wala rin alcohol drinks sa gabi. So sabi ng iba, ang inom nila sa gabi para makatulog. Pero nagiging habit na lang nila yon, nagiging dahilan na lang. At syempre, wala rin chewing gum. May pag-aaral na ang chewing gum ay nakakatanggal ng antok. So, walang kape, walang alak, at walang chewing gum. Panglima, exercise. So, exercise sa morning at hindi sa gabi. Meron tayong topic sa ating YouTube channel about exercise. Pinamili natin kung saan ba maganda ang exercise, sa umaga o sa gabi. Actually, ang sagot natin dun kung ano ang preferred mo. Pero kung may problem ka sa pagtulog o meron kang daytime excessive sleeping, most likely ang best time para ikaw ay mag-exercise ay sa umaga. Sapagkat kung sa gabi mo siya gagawin, pwedeng mawala yung antok mo at ma-disturb yung sleep.
Pero kung sa umaga mo naman siya gagawin, magbibigay ito ng added energy sa iyo sa umaga at hindi ka basta-basta aantukin. At pagdating ng hapon, after dinner, ayan, pwede ka nang dapuan ng antok at tuloy-tuloy na yung tulog mo hanggang umaga na uli yan. And lastly, seek consult with your doctor. Baka naman pathologic na yan. Baka naman meron ka ng condition tulad na sinasabi nating OSA o OSA, Obstructive Sleep Apnea. May video tayo niyan, yung OMG, may OSA. Marami kasi sa may OSA ay may daytime somnolence. At link yan sa high blood, sa sakit sa puso, sa stroke, sa iba pang mga medical condition tulad ng Alzheimer's. Kaya magpakonsulta. So, I hope may nakuha na naman kayo sa ating channel. So, this is again Dr. J reminding you na please share the video, paki-like yung ating video, and please subscribe to our channel.